Ano ba yung CD? Canine distemper. Okay, kasi madaming nalilito, madaming nagugulumihanan. Tara, samahan niyo ako mga ka-troops. Saglit lang to, let's go! So, ayan na yan mga ka-troops. Kumusta ang lahat? Sana nasa mabuting kalagayan. Okay? So mga ka-troops, ito lang una kong sasabihin sa inyo. Kailangan po manood kayo ng mga videos. Okay? Hindi man sa channel ko, sa ibang channel na nagtuturo ng kaaralan o pag-aaral o pagsisiyasat ng mga pag-aalaga sa aso. Okay? Yung mga home remedies at saka tips. Okay? Kasi kung hindi po kayo manunood, magtatanong lang kayo ng magtatanong, wala po mangyayari dyan kasi hindi nyo makuha yung full idea. Dahil aabutin po tayo na madaming response o reply. Okay? Okay. So, aabutin tayo kumbaga sa libro o aklat. Madaming pahina ang mga responses na mangyayari o replies. Kasi, madami kayong tanong. Okay? So, ang gagawin nyo mga ka-troops, manood kayo ng videos. Okay? Andyan na po yung parvovirus, canine distemper, ayaw matatamlay na aso, ayaw kumain, ayaw uminom ng tubig, andyan po yung Vetracin Gold. Ano pa ba inaantay nyo? Okay? Napakatamad nyo manood. Okay? Gusto nyo magtanong. Mas mainam po yung panoorin nyo yung video kasi makukuha nyo yung detalye. Okay? So, ito yung i-prepare nyo. Okay? Preparation para sa canine distemper. Okay. Gusto ko panoorin nyo buong video na to, okay? I-like nyo, i-share nyo sa mga kaibigan nyo. Okay, una nyong gagawin, bumili kayo ng SMP 500. Okay? Ngayon, okay, lilinawin ko, okay? Lilinawin ko. Lahat ng aso na 7 kilos pababa, ano man ang edad, okay? Hindi po tayo nagmamatter sa edad, nagmamatter po tayo sa timbang. Okay, ng aso. Okay, 7 kilos pababa, isang SMP 500, isang tablet. Okay, pangalawa, lahat ng aso na 7 kilos pataas, okay, 2 tablets ng SMP 500. Hindi po SMP 250. Okay, hindi ko kayo sasagutin. Nakakabwisit, nakakainis lang na sinasabi ko na SMP 500, sinasabi pa rin 250. Maghanap po kayo, okay? Responsibilidad po natin bilang mga owner na maghanap po ng gamot, okay? Kung hindi nyo po susundin yung gabay ko, huwag po kayo magtanong sa akin, okay? Magtatanong po kayo yung align dun sa tinuturo natin o sinishare natin, okay? Huwag kayo magtatanong, tapos hindi naman align dun sa binibigay natin na gabay. Kasi maging unfair naman po ako sa inyo kung sasabihin kong oo, ganun na lang, eh hindi ko naman po na-experience yung SMP 250. Okay? Ang ginamit ko po rito mga ka-troops, SMP 500, at yung sinishare ko po sa inyo dyan lahat, is yung true experience talaga, yung naranasan ko at ginamit ko sa mga alaga kong aso. Okay? So ito, pangalawa, brown sugar. Okay? Bumili kayo ng 1/4. Okay? Mamaya tayo sa proseso. Itlog. Okay? Itlog ng manok. Okay? Kakailanganin natin dyan yung egg yolk. Okay? Tapos syringe. Okay? Walang needle, syringe lang. Okay, at least yung 3 ml. Okay, kasi 3 ml yung dosage sa umaga, 3 ml sa tanghali, 3 ml din sa hapon. Okay, tapos kakailanganin yung pinaka-importante dito. Okay, luyang dilaw. Kung walang luyang dilaw, yung luya na pinangsasangkap natin, okay lang yon. Okay, ngayon, kung wala po kayong ganun, bumili po kayo ng powder na turmeric. Okay, turmeric powder ang gagamitin nyo. Okay, so ayan na, andyan na yung mga sangkap.
So ulitin ko, saan ba nabibili yung S&P 500? Vet clinic, pamilihang bayan, grocery area under livestock, sa baba, drug stores. Okay, maliliit man yan na butika o malalaki, meron pong S&P 500. At hindi po nawawalan yung mga tindahan po ng patukan ng manok at bilihan ng feeds ng mga alagang baboy. Okay, yung mga pagkain ng baboy, yung mga feeds, meron pong S&P 500 dyan. Okay? Alright, proseso. Unang-unang gagawin, pakukuluan muna yung luyang dilaw o kaya yung luya na pinangsasangkap sa pagkain. Okay? Ngayon, papakuluan ng mabuti, pitpitin ng luyang dilaw o kaya yung luya. Tapos lalagyan ng tubig ng mga 500 to 1 liter. Okay? 500 ml to 1 liter. Okay? Tapos pag napakuluan mabuti, lalagyan ng 2 kutsarang brown sugar. Okay? Malinaw yan ha, malinaw. Tapos pinalamig na. Doon kayo ngayon ihigop ng pantutunaw nyo sa S&P 500. Okay, uulitin ko. Yung pinakuluan yung luyang dilaw o kaya yung luya, okay, na nilagyan ng tubig na 500 ml o 1 litro, doon po kayo humigop ng 6 ml. Okay? 6 ml, tutunawin nyo ngayon yung isang tablet na S&P 500. Okay? Ngayon, of course, magiging 6 ml pa rin yun, yung 3 ml nun sa umaga, yung 3 ml sa gabi. Kung meron po kayo mga trabaho. Okay? Kung nasa Maynila, lahat, mga working, so umaga lang bago pumasok at pag-uwi ng bahay, galing opisina o kung sang trabaho man yan. Ngayon, kung nasa bahay lang, mas mainam magpainom 3 times a day. So, ang gagawin, 9 ml ang kukuhanin doon sa pinakuluan. Tapos, tutunawin yung isang tableta na S&P 500, 9 ml of course, 3 ml, 3 beses isang araw. Okay, so malinaw yun, nandun na yung brown sugar, tinunaw nyo na. Okay, ngayon, paano kung 7 kilos pataas? So, of course, 2 tableta. Same pa rin yung kukuhanin na pangtutunaw. Okay? Hindi po kukuha ng tubig dun sa poset o ano, yung pinakuluan pong luya na pinitpit, yun po ang itutunaw sa S&P 500. Kailangan madaming luya po. Hindi naman po yung madami-madami. Matatansyan nyo naman yan. Bumili po kayo ng luya na yung isang ganun po. Yan, pitpitin nyo. Tapos yun yung pakukuluan nyo ng 1 litrong tubig. Okay? O kahit na isang ganto kalaki na luya. Okay? Yan ang papakuluan nyo. Pitpitin nyo. Okay? Tapos, 500 to 1 liter na tubig. Ngayon, magpainom ng egg yolk. Ihigupin din sa syringe. Okay? Hiwalay na yon. Of course, napainom nyo na ngayon ng S&P 500 doon sa tinunaw nyo na luya. Maghigop ng egg yolk doon sa syringe. Ubusin nyo yung egg yolk lang at dandahan papainom rito sa gilid. Ang pagpapainom po ng true syringe, mga katrups, sa aso, hindi po dito sa gitna. Okay, dito po sa gilid ng ipin nila, yung may siwang dyan, dyan po ilulusot yung syringe. Tapos aamuhin nyo po para hindi maglilikot. Okay? Tapos ibasimasin nyo, kayo na po bahala dyan, kayo po yung owner. Okay, mga katrups, kwento ko lang saglit. Merong nag-comment sa akin, sabi, malikot naman, ayaw uminom, ayaw kumain, pinabayaan ko na lang, namatay. Alam niyo mga katrops, napaka, para sa akin,
very irresponsible owner. Sana hindi nilang siya nag-alaga, no, ng aso. Kasi nonsense, at bilang isang owner, hindi mo magawa yung responsibilidad mo dun sa alaga mo. Eh ano ngayon kung malikot, ayaw kumain, gawan mo ng paraan. Kaya anong selfie natin bilang mga owner? Okay? So mga ka-troops, yan ang itanim natin sa ating mga kaisipan, na tayo po ang owner. Tayo po dapat ang gagabay sa kanila. Hindi po iinom at kakain yan pag may nararamdaman. Okay? So ito mga ka-troops, andun na tayo sa egg yolk. Napahigop nyo na. Okay? Mas mainam kung magpa-inom kayo ng egg yolk din after 15 to 30 minutes nung pagpainom nyo ng S&P 500. Okay? Huwag isabay. Lagyan nyo ng interval. 15 to 30 minutes or 15 minutes, that's better. Then, saka kayo pumasok sa trabaho. Sa hapon, mga ka-troops, ang ipapainom na nilang, o sa gabi, pag uwi nyo, galing trabaho, yung another 3 ml na lang na S&P 500. Huwag na yung egg yolk kasi nagpainom na kayo sa umaga. Okay, pwede nyo rin pong gawin na tig 4 ml o 4.5. Okay, o 4.5 sa umaga, then 4.5 sa gabi o hapon pag uwi nyo, para maging 9 ml. Okay, pwede po yan. Okay, so mga ka-troops, yan ang proseso. Napakasimple lang po yan. Madami po nanonood sa atin. Marami mga subscriber na sinabi nag-subscribe na ako, tapos tanong ng tanong. Mga ka-troops, isipin nyo, sa lahat po kayo dyan sinasagot ko, wala pong hindi ko sinasagot dyan. Okay, nire-replyan ko po. Ang gusto ko lamang magkaroon po kayo ng sense of urgency at sense, na yung sense naman na may sense. Okay? Hindi yung tanong lang kayo ng tanong. Manood po kayo ng videos dyan. Intindihin nyo po yung buod, yung detalye. Kasi kung hindi nyo po mapapanood yung full details niyan at aasa lang kayo sa reply ko, kulang po minsan yung mga reply ko. Minsan punto lang punto yung, per punto lang po yung sagot ko. Kasi sa dami nyo pong nire-replyan ko. Okay? At hindi lang po nakatuon yung buhay ko sa pagbablog. Meron din po tayong ibang pinagkakaabalahanan. Okay? So mga ka-troops, kayo po ang mismong tutulong sa alaga nyo. Hindi po ako. Gabay lang po ako kung mararapatin nyo. Okay? So yan mga ka-troops, panoorin nyo po yung ibang videos natin dyan about Betrasin Gold, S&P 500, Parvovirus, Canine Distemper, Leptospirosis. Okay? Mayroong mga nagko-comment, gantong-ganto rin po yung aso ko. Ito po yung gamot na na-research ko. Ano pang inaantay? Agap na. Sundan na. Kung gusto yung gamutan na yan na nasa video natin, gawin na. Bili na yung gamot na yan. Huwag na mag-aksaya ng oras. Dahil mabilis pong bumaba ang resistensya ng mga alagang aso natin. Okay? So yan mga troops, I hope you like the video. Magtanong lang po kayo. Kahit po ilang beses kayo magtanong dyan, sinasagot ko po. Ang gusto ko lamang is panoorin nyo yung video at itamasa nyo yung detalye para maintindihan nyo. Huwag po kayong aasa lang lahat sa sagot ko. Okay, may video po akong ginawa dyan para po sa inyong lahat yan. Nag-effort ako, mag-effort din po kayong manood. Okay, para po sa inyong lahat yan. So mga ka-troops, BRSK TV, Buhay Probinsya, sa lahat po ng bago lang sa aming channel, please consider subscribing at i-click po yung bell para updated kayo sa ginagawa namin mga video. Our main content is about dog tips and home remedies, tattoos, and of course vaping. Okay, so mga ka-troops, hanggang sa susunod na video, please share it to your friends, to your family, to your loved ones. Thank you for watching. Adios, mabalos.